Si Logan, mas kilala sa kanyang code name na Wolverine, ay isa sa karakter mula sa superhero na mga pelikula. Ang serye ng 20th Century Fox na X-Men, si Wolverine ay isang mutant na nagtataglay ng abilidad ng pambihirang pandama ng katulad ng mayroon ang mga hayop. Kasama sa kanyang mga kasanayan ay ang pinahusay na pisikal na kakayahan at mayroon din siyang kakayahan ng mabilis na paggaling. Isa siya sa mga karakter ng X-Men na lumabas sa bawat media na adaptasyon ng mga franchise, kabilang na ang mga pelikula, telebisyon, computer at kahit pa nga sa mga video game. Sa sobrang katanyagan itong si Wolverine, ang kanyang kwento ay talaga namang sinubaybayan ng mga tagahanga. Subalit gaano nga ba natin kakilala ang karakter na si Wolverine? Mga katinagalog, samahan niyo po ako at atin pang mas malalimang alamin ang katotohanan patungkol kay Wolverine. Ang totoong Wolverine ay ang teenager na mayroong mga suot na gloves. Bago pa sumikat si Wolverine sa buong mundo, ay sinasabing una munang itong lumabas sa Incredible Hulk ng taong 1974. Orihinal na nilakha si Wolverine ng creator na si Len Wein bilang isa lamang nyutag na mayroong pambihirang pandama at kabangisan ng katulad ng sa isang hayop. Ang teenager na Wolverine ay nakasuot lamang ng mga guwantes para maprotektahan na ang kanyang kuko. Si Wolverine ay isang ama. Lingid sa kaalaman ng nakararami, itong si Wolverine ay nagkaroon ng isang anak na nagngangalan na Daken. Nang taong 1946, si Wolverine ay nagkaroon ng asawa at ito ay nagdadalang tao. Ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal sapagkat ang kanyang may bahay ay pinaslang ng mga Winter Soldier. Lingid sa kaalaman ni Wolverine, ang sanggol ay sinagip sa sinapupunan ng kanyang asawa at ito ay nakaligtas at nabuhay. Ang anak ni Wolverine ay minana ang kanyang regenerative na abilidad o ang kakayahang gumaling mula sa kahit na anong pinsala at ito ay lumaki na mayroong napakalaking hinanakit sa kanya. Ginamit ng kanyang anak ang kakayahang gumaling at maging ang mga kuko nito para sa kasamaan. At dahil si Wolverine ay nakikipaglaban sa mga masasamang loob, ay pinaslang niya ang kanyang sariling anak sa pamamagitan ng paglunod dito. Si Wolverine ay hindi nalalasing. Dahil sa kanyang healing power o ang kakayahan sa pagpapagaling, si Wolverine ay mayroon din namang kakayahan laban sa epekto ng lason, droga at maging sa alkohol. Nangangahulugan lamang ito, mga katinagalog, na imposible na malasing si Wolverine. Ang kuko ni Wolverine ay mga buto. Ang kuko ni Wolverine ay mga buto na bahagi ng kanyang skeletal na sistema. Sinasabing hindi batid ni Wolverine ang pagkakaroon niya ng mga ito sapagkat ito ay lumalabas lamang matapos nang siya ay makaramdam ng matinding galit matapos na masaksihan ang pagpaslang sa kanyang inaakala na tunay na ama. Dahil sa napakatinding galit na nararamdaman, ay napaslang ni Wolverine ang tunay nitong ama. Sinasabi naman na ang mga butong kuko na ito ay mutation na nasaksihan ng kanyang ina. Ito ay naging dahilan upang kitlin niya ang kanyang sariling buhay. Si Wolverine ay multilingual. Sinasabi dahil sa malawak na paglalakbay, si Wolverine ay naging matatas sa napakaraming mga wika katulad na lamang ng English, French, Russian, Chinese, Chien, Lakota at maging sa Spanish. Tinulungan ni Wolverine si Captain America. Nang ikalawang digmaang pangdaigdigan, kung mayroong isang malaking kaganapan na naganap, ay malamang na sinasabi na naroon si Wolverine. Sa isa sa kanyang hindi malilimutang pakikipagsapalaran, ay tinulungan niya ang isang batang Captain America at ang kanyang kasamahan sa militar na si Major Ivan Petrovich
Ito ay upang iligtas ang isang napaka-espesyal na batang babae na tinatawag nila na si Black Widow. Si Wolverine ay napabagsak ni Mr. Spock. Nang taong 1996 ay nagpas siya ang Marvel na mag-print ng Star Trek / X-Men crossover na kung saan natalo si Wolverine ng isang kalaban nang matuklasan ni Mr. Spock na si Wolverine ay sakay ng isang alien na spaceship ay hiniling sana niya na makasunod ito sa security. Subalit bago pa man masabi ni Mr. Spock ang mga katagang ito ay mabilis na agad siyang sinugod ng galit na si Wolverine. Mabilis namang dumepensa si Spock at nagpakawala ng kanyang matinding Vulcan neck pinch na nagpabagsak naman kay Wolverine nang walang kahirap-hirap. Ang tunay na pangalan ni Wolverine. Ito pa lang si Wolverine ay ipinanganak sa pangalang James Howlett at nagmula sa isang mayamang pamilya sa Alberta sa bansa ng Canada. Sinasabing kahit na ang pangalan niya ay James Howlett, ay pinili niyang gamitin ang apelido ni Thomas Logan upang maitago ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Si Thomas Logan ay ang groundkeeper o tagapamahala sa estado at manor ng pamilyang Howlett na napag-alaman na ang tunay palang ama nitong si Wolverine. Nang sumali siya sa Weapon X ay binura ang kanyang memorya at tinawag na lang siya sa katawagan bilang si Logan. Si Wolverine ay hindi lang miyembro ng X-Men. Sa kabila ng pagiging isang mailap, si Wolverine ay isa sa pinakakilala at tanyag na miyembro ng grupo ng X-Men. Una siyang napasali sa X-Men ng taong 1975, isang taon matapos nang siya ay maitampok sa Incredible Hulk. Ito ay sa number 180 na publish nila. Ito ay naging daan upang siya ay maipalabas sa 13 iba't ibang kupunan ng Marvel, katulad na lang ng Avengers, S.H.I.E.L.D., Fantastic Four. Isa din siya sa pangunahing mga miyembro ng Alpha Flight, ang pinakaunang superhero kupunan ng bansang Canada. At itinatag din ni Wolverine ang Hard 7 at ang Jean Grey Academy. Si Wolverine ay muling nabuhay mula sa isang patak ng dugo. Ang mga tagahanga ni Wolverine ay sinasabing maraming beses na nanapanood ang kanilang idolo na makaligtas mula sa bingid ng kamatayan kung saan ito ay nabaril, nasaksak, sinunog at ang paghati ni Hulk sa kanyang katawan. Ito pa rin naman ay kanyang nagawang pagtagumpayan. Samantalang sa comics naman na ang Uncanny X-Men Chapter 11, si Wolverine at ang kanyang mga kasama ay nakipaglaban upang makontrol ang isang makapangyarihan na alien gem upang maipakita ang potensyal ng sangkatauhan. Ngunit ang mga mandirigmang alien ay tinugis si Wolverine at pagkatapos nang siya ay maabutan ng mga ito ay hindi lamang nila basta sinaktan si Wolverine kundi sinigurado nila na mawasak ito hanggang sa halos wala nang matira sa kanya. Sa kabutihang palad, ang isang patak ng dugo nitong si Wolverine ay pumatak sa makapangyarihang alien gem na ito at lumaki at nabuong muli bilang isang ganap na naman na isang Wolverine. Ito ay upang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa sangkatauhan. Mga katinagalog, alin sa ating listahan ng mga katotohanan kay Wolverine sa araw na ito ang talaga naman ngayon nyo lang nanalaman? Isulat lamang ang inyong comment sa comment section sa ilalim at ito naman po ay ating sama-samang babasahin. Mga katinagalog, sana po nagustuhan nyo ang ating kwento patungkol kay Wolverine. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang mas malaliman at makabuluhang mga talakayan. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.